Nasaan ka nang magtagpo ang matagal ng rival na South Korea kontra Pilipinas sa kanilang semifinals battle noong 2002 Busan Asian Games? Ano nga ba talagang nangyari sa labanang iyon? At gaano ba kasakit ang dalawang mintis na free throws ni Olsen Rasela na kilala noong sobrang reliable sa charity stripe? Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button. Salamat! 2002 Busan Asian Games ay talagang pinaghandaan ito ng Pilipinas at ayon nga kay Olsen Rasela ay binuo ang kuponang iyon para patumbahin ang South Korea. Ilan nga lang sa mga nakasama ni Rasela sa kuponang ito ay sina Dondon Ontiveros, Eric Menk, Danny Ildefonso, Kenneth Duremdes, Asi Taulaba at kabilang din sana si Danny Siegel kung hindi lang ito tinamaan ng injury. Naging maganda nga ang takbo ng kampanya ng Pilipinas at umabot sa semis kasama ang Kazakhstan at mga walang talo na China at South Korea. Mukhang tama naman ang paghahanda ng Pilipinas dahil nakaharap na nga nito ang South Korea sa semis. Halos buong game ay naghahabol ang Pilipinas pero pagdating sa mga huling minuto ng laro ay dito nakabalik ang Pilipinas. Pilit mang umalagwa ng mga Koreans ay hindi naman ito hinahayaan ng Pilipinas at tuloy lang ang paglapit nito. Last 2 minutes ay malaking bagay nga ang magandang pasa ni Rasela at may kasama pang magandang depensa. Lamang ang SoCor 66-65 ay dito na pinakawalan ni Rara Rasela ang kanyang 3-point shot at ibigay ang kalamangan sa Pilipinas 68-66. Sa sumunod na play ay hindi naman naka-score ang Korea at tila hindi pa tapos ang brilliance ng laro ni Olsen dahil ito pa ang nakakuha ng defensive rebound. Ilang segundo nga lang ang lumipas ay finaul na ng Korean si Olsen Rasela, dahilan para dumiretso ito sa charity stripe para sa dalawang free throws. Kilalang reliable sa free throws ay dito na nagkaroon ng chance si Rasela na tuluyan ng tapusin ang SoCor at iangat sa 3 of 4 points ang lamang ng Pilipinas. Unang free throw, diretso pero malakas. Nag-adjust si Olsen, umatras ng ilang inches, pero mintis pa din. Ball possession ng SoCor at sa dying seconds ng laro ay pagkatapos ng napakaraming pangyayari ay napunta kay Lee Sang-min ang bola sa 3-point area. Nagkaroon pa ng chance si Asi at Olsen na i-challenge ang tira ng Korean gunner, pero pareha silang napeke. Walang ano-ano ay binitawan ni Lee Sang-min ang kanyang buzzer-beating 3-point bomb. Umasok, panalo ang SoCor. Heartbroken ang buong Pilipinas. Sa sumunod na araw, battle for third place ay tila daladala pa din ng Pilipinas ang sakit na dulot ng Korea dahil natalo uli sila kontra Kazakhstan. Inamin naman ni Olsen Rasela na ang pagkatalong iyon sa SoCor ay ang kanyang most heartbreaking game pero napakarami umano nitong natutunan. Ngayon ay binabahagi na ito ni Coach Olsen sa kanyang mga players para malagpasan anuman ang pinagdadaanan at mas maging matibay na manlalaro. Masakit at marahil hanggang ngayon ay naaalala pa din natin kung gaano kalalim ang sugat na naidulot nito. Pero hindi naman ata sapat ang dalawang mintis na free throws para mawala ang respeto sa isang Olsen Rasela. Dahil napakalaki ng inambag nito hindi lang sa national team ng Pilipinas, kundi pati na sa Philippine basketball. Kaya maraming salamat sa mga katulad ni na Jimmy Alapag, Mark Pingris, RDO, Kai Soto, Dwight Ramos at SJ sa kahit papaanong pagbawi at tila pagputol ng Curse of Korea. Ikaw ka Dribble, nasaan ka noong saktan tayo at tumatak ang pangalang Lee Sang-min sa bawat Pilipino?